Ito guys, isa sa disadvantage ng Mitsubishi Expander, lahat ng naka-expander alam to. Yung auto-lock function, kahit saan kayo makarating guys, hindi nag-auto-lock ang expander, kailangan nyo pang pindutin tong button na to para mag-lock and unlock. Pero ngayon, dito sa expander natin, after ko i-modify yung kanyang e-tax, ito makikita nyo, naka-unlock tayo ngayon. Tutok mo na lang maigi. Yan. Naka-unlock tayo ngayon. So, tatakbo na ako guys, ha? Makikita nyo, automatic na mag-lock yan. Ayun. Nakita nyo, nag-lock na siya guys. Okay, so yan yung missing function ni expander. Okay, so ang ginagawa dyan guys, pinoprogram lang namin yung e-tax. Marami pang nagagawa sa programming ng e-tax. Si expander, kapag nagre-reverse, wala rin tong beeping sound. Pwede nating lagyan. Tapos yung kapag nilock, diba, pag nilock si expander, yung pag dinoble press mo yung lock niya, wala siyang ano, horn chip na tinatawag. Yung kino-confirm na naka-lock na siya. O kaya kapag yun nasa parking kayo, kapag ka hindi nyo mahanap kung sa kayo nag-parking, pipress nyo yung double lock, tutunog yung busina. Walang ganun feature sa expander. Pwede rin natin i-enable yun. So sa video na to guys, ipapakita natin. Napakarami pa. Pati yung welcome lights kapag nag-unlock kayo. Tapos yung side mirror, diba, nag-fold yan, nag-fold unfold kapag lock and unlock kayo. Pwede rin yan, mag-unfold siya kapag ka umandar na yung makina. Pwede rin yung ganun. Depende sa feature na gusto ninyo eh. Okay, so dito sa video natin, papakita natin kung paano siya baguhin sa e-tax. Ito pa guys, bukod pa dun sa ibang features na nasabi ko kanina, itong expander, di ba yung Montero na kagaya nun, kapag ka pinindot mo yung double lock, nagre-respond yung busina, tutunog, pero ito wala. Ayan, nag-unlock tayo. Pag nag-double lock ka, sa ibang sasakyan like Montero, Everest, tumutunog yung busina confirming na nag-lock siya, tsaka kapag ka sa parking nga, pag di nyo mahanap yung sasakyan nyo, pindutin nyo lang yung double lock, tutunog para madali silang hanapin. So, sa video na to, kakailanganin natin yung e-tax programming, syempre scanner. Okay, so mamaya papakita ko sa inyo kung paano gamitin ito. Tara, pasok tayo sa loob. Yan, so ikakabit muna natin ating scanner. Okay. Then turn on natin yung ignition switch. Turn on lang guys. No need to start yung ating makina. Okay. Then Mitsubishi na kaagad tayo. Mitsubishi. Okay. Ayan. So Mitsubishi, pwede natin baguhin yung settings. Pero kailangan marunong ang gagamit at tama yung device na gagamitin niya. Dito na agad tayo sa system selection, e-tax, kung makikita nyo yan, e-tax, select nyo yan. Okay. And then sa coding tayo, coding. Ito, on vehicle coding, pero bago ang lahat guys, bago kayo makialam sa inyong sasakyan, dito muna kayo, coding information and copy. Para kung may maging mali man sa gagawin ninyo, ayan, coding information, dito wala pa kayong babaguhin, makikita nyo lang. Chassis number, tapos yung kanyang chassis number, yung mga details. Okay, ito kasi yung mga babaguhin natin mamaya, yung value na yan, yan. Okay, tandaan nyo yan, kung kailangan nyo screenshot or picturean ninyo. Okay, then exit tayo. Dito yan, nasa coding information. Ngayon, kapag mag-e-edit na tayo, dito na tayo. On vehicle coding. Okay, enter. Okay, so isa-isa-isayin ko sa inyo ngayon yung mga pwede nating baguhin. Ito yan, no, makikita ninyo. Display opening type, eh, may mga ganyan, no? Diba? Naka type 3, type 4, type 5. So, kung hindi nyo alam yan, huwag nyo yan pakikialaman. Doon lang tayo sa mga bagay na gusto nating baguhin, kagaya nga nung auto lock. Okay, isa-isa natin. Ayan. Medyo mayiging mahaba yung video natin, kasi isa-isayin ko sa inyo yung mga pwede ninyong baguhin. Yan lang, wait lang ha. Pinaka-importante naman dito yung auto lock eh. Okay, so pero pakita ko rin sa inyo lahat ng babaguhin ko para at least alam nyo rin.
Ito. Yung horn chirp by Keyless, yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag pinindot nyo ng dalawang beses yung remote, maglalak ka, tutunog yung busina, confirming na naglock siya. So, not present ang nakalagay. Lagyan nyo lang present. Okay. Yan. Okay, so bumalik sa umpisa, di ba? So, dun tayo sa ulit sa horn chirp. Nasaan na yun? Ito lang, medyo nakakalito lang dahil bumabalik siya ulit sa umpisa sa pinakauna. Ayan, horn chirp. Dito ta kanina. Kanina, ito yung value niya, not present. Ginawa nating present, okay? Tapos, yung volume, pwede nating lakasan yan. Pero, ako hindi na big deal. Pabayaan nyo na yan. Pero kung gusto nyo pakialaman, sige lang. Volume lang naman yan. Okay. Tapos, ito, manner switch. Yan. So, ito pa yung mga pwede nating baguhin dyan. Ito. Ito naman guys, yung automatic door lock and unlock. Nakita nyo naka-disable. Ngayon, kung gusto nyo na automatic siyang naglalock kapag ka umaabot na kayo sa tamang speed, ito, crash and speed. Kapag pinili nyo yung crash and speed na yan, ang ibig sabihin, pag tumatakbo na kayo ng 15 kilometers per hour, maglalock na siya, mag-automatic lock na siya. Pag nabangga naman kayo, mag-a-unlock siya. Okay, unlock. Siyempre, for safety purposes, emergency purposes, mag-a-unlock yung mga pinto ninyo pag nakadetect siya ng crash. Kaya pinipili natin dapat dito, crash and speed. Okay? Pindutin nyo yan. Crash and speed. Yan guys, yung feature na yan, uulitin ko, yan yung para sa kapag 15 kilometers per hour na, automatic na naglalock yung ating pinto. Okay? Hindi nyo na kailangan pindutin dito. Tapos, kapag nabangga nga, automatic siya mag-a-unlock ngayon. Okay? Itong ano, itong automatic door unlock, ito naman, yung iba kasi sinasabi nila kung gusto nyo yung kapag nilagay nyo sa park, yung inyong transmission automatic na mag-a-unlock yung mga pinto. Pero ako hindi ko ginagawa yung kasi minsan sa biyahe, halimbawa nasa biyahe ako, traffic, gusto ko na ilagay sa park para mabitawan ko yung preno, okay, nilalagay ko sa park. So mag-a-unlock yung mga pinto natin, so hindi ko ginagawa yun. Pwede nyo gamitin to, yung auto door unlock na to, pag pinatay nyo na yung makina. Yan o, IG lock position, pwede yan. Eh yung isa yung shift P position. So ibig sabihin kahit na naka-on yung makina, nasa gitna kayo ng kunyari nasa stoplight, nilagay niyo sa P, mag-a-unlock yung mga pinto. So pangit na feature. So mas maganda siguro ito, yung IG lock position. Ayan. Automatic mag-a-unlock yung ating mga pinto pagka nilagay niyo sa IG lock position. Tapos meron pa last thing, nalampasan natin kanina yung reverse alarm. Ito. Reverse alarm. Okay. Nakalagay dyan, not available, pero pipiliin nyo lang yung available na yan. Okay? Yung reverse alarm. Para pagka nagre-reverse kayo, meron siyang tut-tut-tut. Ganon. Okay? Okay. So, last thing, ano pa ba? Door lock, switch central door lock. Okay, wala na. Crash detect. Okay, auto door lock. Customize. Ito yung kanina. Yan. Okay. So, pagtapos na tayo, exit na natin yan. So, ito yung mga main feature na gusto ko lang binabago. Yung iba, marami pang ginagawa. Like, yun ngang, pati yung pagsasarado ng side mirror. Okay? Pinapakilaman nila, gusto nila. Pag nag-start na yung makina, tsaka lang magsasarado yung side mirror. Pwede rin naman yun, or magbubukas. Kapag nag-start na yung makina. Pero ako, sa unlock-unlock, lock and unlock, pwede na yun. Okay. Okay, so exit na natin to. Yan.
Tapos patayin na natin ating ignition switch. Ayan. Pugutin yung scanner ay yung ating Bluetooth. Ito, dangle. Then hindi pa dito natatapos 'yan. Why? Pag turn on niyo na ignition switch, once na baguhin niyo ang e-tax, may lalabas sa inyong panel. Transmission service required. Huwag kayong mag-alala guys, hindi ninyo nasira ang transmission. Okay? Talagang kapag binago ninyo ang e-tax, nagkakaroon ng ganyang indicator dyan. Transmission service required. Wala kayong kailangan gawin. Buksan ng hood. Tapos, pumunta rito, syempre. Yan. Tanggalin yung negative terminal ng battery. Okay? Yun lang yung kailangan ninyong gawin. Okay guys, so ito na yung mga binago natin. Kagaya kanina, pinakita ko sa inyo, hindi siya nag bibip kapag naglalock, lock muna natin. Tapos, pag double press nyo yung lock button, ayun. Naririnig nyo na, tumutunong yung busina natin. Yun yung sa horn chip kanina, okay? Tapos dito, syempre, ayan, kagaya niyan, kapag nilagay nyo sa reverse, ayan. Naririnig nyo, tumutunong na yung ating beeping sound. Okay. Bukod sa makikita nyo na yung camera rito, tumutunog, may beeping sound na. Pero kapag ka, hindi yung stock pa, walang beeping sound. Okay, so ayan. Tapos, syempre, yung sa lock and unlock, hindi ko mapapakita sa inyo, kailangan bumabiyahe tayo. Papakita ko na lang sa inyo yun, na gumagana na kapag bumabiyahe na tayo.